Kung ikaw ay naniniwala sa siyensya, ay dapat maniwala ka rin sa Diyos na lumikha, dahil hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Gaya na lang ng ipapaliwanag natin sa videong ito, ang Hollow Earth Theory. Kung titignan natin hindi lang ang Biblia, Quran, at pati na rin ang ibang spiritual beliefs, ay sinasaad na hindi lamang ang mga tao ang maaaring mabuhay sa parehas na panahon. Sinabi pa nga na hindi lamang iisa ang langit na literal nating makikita ng ating mga mata. Ang videong ito ay isa sa aking mga paborito, dahil tatalakayan natin ang isa sa mga ideya na hindi pinaniniwalaan ng siyensya. Maraming teoryang nabuo gaya ng parallel universe, multiverse, at ang bida sa ating paksa ngayon, ang Agartha, o ang mundo sa loob ng ating mundo. Kung sisimula natin sa isang biblical story, ay mayroong grupo ng mga fallen angels na tinapon dito sa Earth. Pero kung hindi natin sila literal na nakikita, nasaan sila? Nasa parallel universe na nandito sa ating mundong ginagalawan? O nasa ilalim ng Earth na sinasabing underworld? Ito na kaya ang Agartha? Yan ang ating aalamin. Bago tuluyang lumalim ang ating diskusyon, ay dun muna tayo sa mga basic, kung ano ba ang Agartha. Pero kung alam nyo na ito, ay pwede kayong mag-skip sa unang parte nitong video para naman masave ang inyong time. Okay. Simula natin. Ang Agartha noong 17th century ay hypothesis lamang, dahil walang kahit anong ebidensya ang nagpapatunay dito. At kinalaunay noong 18th century hanggang 19th century, ay naging teorya na ito dahil isa-isa nang naglalabasan ang mga ebidensya na sumusuporta dito. Pero laging tatandaan na ang teorya ay maaaring tanggapin o tanggihan ng siyensya. Depende kung gaano kalakas o kakongkreto ang mga ebidensyang ito. Ano nga ba ang Hollow Earth Theory? Ito ang teoryang tumataliwas sa naituro sa atin noon at tinuturo magpasa hanggang ngayon na ang loob ng Earth ay solid rocks. Ang teoryang ito ay sinasabing hollow o bakanting spasyo lamang ang loob ng Earth na maaaring tinitirhan ng ibang nilalang. Mahirap itong paniwalaan ng siyensya dahil wala pa naman itong sapat na batayan. Pero bakit sikat na mga scientist at mga sikat na mathematician mismo ang naglalatag na posible itong mangyari? At ang ilan sa mga scientist na ito ay handang ibuwis ang kanilang buhay para sa pag-aaral na ito. Sa teknolohiya natin ngayon at sa kasalukuyang pag-aaral ay masasabi nating hindi pa ito totoo. Pero kung bubuksan mo ang iyong imahinasyon ay mapapaisip ka rin kahit pa sabihin natin na ang pinakamalalim na nahukay ng tao ay umabot ng 40,230 feet. Kung tutuusin ay sobrang lalim na nito, pero sa katunayan ay wala pa ito sa kalahati ng Earth's crust na pinakamaliit na parte ng Earth. Ibig sabihin, literal na wala pang nakakakita kung ano ba talaga ang loob nito. Sa kasalukuyang pag-aaral ay sinasabing mayroong apat na pangunahing parte ang ating Earth. Una ay ang crust, na wala pang 1% sa kabuuang bigat ng Earth. Ito ay ang pinaka-importanting parte sa ating mga tao dahil ito ay mayroong tamang temperatura para mabuhay hindi lamang ang mga tao, kung hindi pati na rin ang mga essential para sa atin, gaya ng mga halaman, hayop at lahat-lahat ng bagay ay nandito. Pangalawa ay ang mantle. Ito ay molten rock o natutunaw na bato na gawa sa iron at nickel. Ito ay 68% sa kabuuan ng bigat ng Earth. Ang pangatlong parte ay ang liquid outer core na nakabalot sa ating inner core na siyang pang-apat na parte. Ito ang pinanggagalingan na pinakamalakas na gravitational pull ng ating planeta. Pero alam nyo bang taliwas ito sa paniniwala ng mga ilang scientist? Dahil naniniwala silang hindi bato ang nasa loob ng ating Earth, kung hindi hollow o malaking espasyo para sa ibang nilalang na nakatira dito. Nagsimula ang idea ng Hollow Earth noong 1962 mula sa isang kilalang scientist at mathematician na si Edmund Halley. Dahil nga sa magnetic field na nagmumula sa ilalim ng Earth
at sa irregularity ng takbo ng kompas kapag ikaw ay nasa North Pole at South Pole, ay nabuo niya ang hypothesis na ito. Sinabi niya na ang loob raw ng Earth ay hindi purong bato kung hindi mayroong dalawang concentric shell, at sa ilalim ng mga ito ay ang inner core na pinanggagalingan ng gravity na humihila sa atin pababa. Sinabi niya, dahil sa pagkalito ng kompas ay may posibilidad na iba-iba ang takbo o pag-ikot ng bawat crust sa ilalim natin. At sa bawat crust ay iba-iba rin ang mga nakatira dito. Sinabi niya rin na posibleng sumisingaw ang gas na mula sa ilalim, dahilan kung bakit nagkakaroon ng aurora australis at aurora borealis. Nakaraniwan nating matatagpuan lamang sa North Pole at South Pole ng planeta. Noong panahong iyon, ay pinaniniwalaan si Haley ng marami dahil isa siya sa mga sikat na scientist at mathematician. Siya ang nag-iisang nakabuo ng kalkulasyon kung kailan muling masisilayan ang isang comet mula sa Earth. Sinabi niyang muli itong magpapakita sa taong 1758 at eksaktong taon nga nagpakita muli ang kometang ito. Pero hindi niya na ito naabutan dahil namatay siya 16 years bago pa ito maganap. Ang comet na ito ay pinangalan sa kanya na tinatawag natin ngayong Halley's Comet. Ito ay lumalapit sa araw kada 75 years at nakatakda naman itong bumalik sa taong 2062, 42 years mula ngayon. Okay, try natin kumpitin kung maaabutan mo pa ba siya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Kung sa tingin mo ay hindi mo na ito maaabutan, ay hayaan mong magpakita pa ako ng ilan pang mga footage. Gaya nito. Ang mga comets ay may sariling orbit na malayo sa pag-ikot ng mga planeta sa ating solar system. Ibig sabihin nito ay napaka-imposible na bumangga sa atin ang isa sa mga ito. Ang mga ideyang ito ay pinaliwanag sa atin ni Haley. Kaya naman, nung nilabas niya ang kanyang hypothesis tungkol sa Hollow Earth, ay marami ang nabahala kahit hindi pa ito napapatunayan. Dagdag pa rito, isa ring magaling na mathematician ang nagpatuloy ng kanyang idea, na si Leonard Euler, isang pantas mula sa Switzerland. Ang kanyang teorya naman ay naiba ng konti sa unang pag-aaral. Sinabi niyang walang concentric shell o walang ibang crust sa loob ng Earth kung hindi blanco lamang. At mayroon itong inner sun na nagsisilbing sariling araw ng mga taga rito. Maaari daw natin itong marating sa pamamagitan ng butas mula sa North Pole at South Pole ng planeta. Dahil kung aaralin natin maigi, ang mga poles na ito ay naliligiran ng mga yelo. Sinasabi sa teoryang ito na kapag tinanggal daw natin ang mga yelong nakabalot sa North Pole at South Pole ng ating planeta, ay matatagpuan natin ang butas papunta sa Hollow Earth o Agartha, ang tawag sa unang lungsod sa loob ng ating mundo. Binanggit niya rin dito na wala pang sino man ang nakakapunta sa ilalim ng Earth. Kaya, paano tayo makakasiguro kung bato ba talaga ang laman nito? Pati na rin ang mga Buddhist ay may sariling version ng Hollow Earth. Sinabi nila na ang Agartha ay ang tinatawag nilang Shambhala, ang mythical kingdom ng mga Buddhist kung saan nagpunta ang grupo ng mga banal na lalaki at hindi na muling nakita pa. Isa rin sa nagmarka sa ating kasaysayan ay ang pag-aaral ni Marshall Gardner. Si Gardner ay isa sa pinakasikat na mga scientist noong 19th century. Gumugol siya ng 20 taon sa pag-aaral upang patunayan na posible ang pagkakaroon ng inner earth. Hindi lang basta-basta ang mga ebidensya na hawak niya para patunayan ang teoryang ito dahil sinasabi niyang mayroon itong mga scientific basis. Una, sinabi niyang hindi pare-parehas ang temperatura ng North Pole at ng South Pole. Dahil kung ikaw ay babiyahe papunta rito, ay halos maninigas ka sa sobrang lamig. Pero kapag ka nasa pinakasentro ka na ng pole, ay nagiging medyo mainit ang hangin. Pinaniniwalaan ni Gardner na mayroong kakaibang gases na sumisingaw mula sa ilalim, kaya nagkakaroon ng mas mataas na temperatura. Pangalawa, ang aurora borealis at aurora australis. Sinabi niya na isa ito sa nagiging epekto ng pagsingaw ng kakaibang gases mula sa ilalim at nagre-reflect ito sa sinag ng araw kaya nagkakaroon ng kakaibang kulay sa kalangitan. Sinabi niyang ganun din sa ibang planeta tulad ng Jupiter. Pangatlo,
nebula. Inihayag ni Gardner ang ideya na kagaya ng sa nebula. Dahil kung aaralin natin ay bago magkaroon ng mga planeta o kahit ng mga bituin, ay nabubuo muna ang nebula at kinalauna ay nagiging pinakamainit na parte ng planeta. Sinabi ni Gardner na ang inner sun na matatagpuan sa ilalim ng Earth ay buhay na buhay pa magpasa hanggang ngayon at ito ang nagsisilbing araw ng mga nakatira dito. Ayon sa kanyang pahayag, ay hindi ito imposible kung pagbabasihan natin kung papaano umiikot ang mga bagay sa kalawakan. Gaya na lang ng ating solar system, ito ay umiikot sa Milky Way. At kung magzoom in naman tayo ng konti, ay umiikot naman ang ating planeta sa ating sun. Ganitong ideya ang nakikita ni Gardner sa loob ng Earth. Umiikot ang Earth sa kanyang axis dahil daw sa pwersa na nanggagaling sa inner sun. Sinabi rin niya na ang ating sun at ang inner sun ay halos magkasing init, dahilan kung bakit nagkakaroon ng earthquake at mga volcanic eruptions. Pang-apat, noong panahong ding yun ay may natagpuan silang red pollen na ayon sa pag-aaral ay galing raw sa hindi maipaliwanag na uri ng halaman. At bukod pa rito ay may natagpuan din silang mga buto, sanga, mga dahon at mga bubot na bunga na karaniway matatagpuan sa tropical countries. Panglima, sa patuloy na paghahanap ay mayroon din silang natagpuan na patay na lamok. At kung pag-aaralan natin ay napaka-imposibleng mapadpad sila rito. Ika-anim naman ang isang mamot na natagpuang nababalutan ng yelo. Ayon sa investigasyon ay tubig tabang ang yelong nakabalot dito. Pinaniniwala ang inagos lamang ito mula sa inner earth. Dagdag pa rito, nang buksan ang katawan nito para pag-aralan, ay tumambad sa kanila ang mga kakaibang halaman o prutas na na-preserve din kasama nito. Hanggang ngayon ay pilit itong pinagtatakpan ng gobyerno, hanggat maaari ay ayaw nilang isapubliko ang tungkol dito. Ikapito, may mga iilang hayop din na natagpo ang nakapreserve sa yelo, gaya ng reindeer, lion, hyena, fox, at marami pang iba, na kung aaralin natin ay napakalabong maipaliwanag ng siyensya. Sinabi ng ilan na ibiniyahe raw ang mga hayop na ito gamit ang barko. Pero nung mga panahon ngayon, ay walang taong gagawa nun. Dahil hindi biro ang halaga para makapunta sa Arctic Ocean. Kahit naman siguro sa mga panahong ito, ay walang matinong tao ang magdadala ng pinatigas na elepante sa lugar na yon. Ayon kay Gardner, ang mga hayop na ito ay maaaring mga bisita lamang at hindi na nagawa pang makabalik sa inner earth. Nang matapos ni Gardner ang pag-aaral tungkol sa hollow earth, ay isinulat niya ang kanyang unang libro noong 1913. Ang librong ito ay tinawag na A Journey to the Earth's Interior, or Have Been the Poles Really Been Discovered? Nung mabasa ito ng gobyerno, ay agad siyang inusig at ipinatigil ang pagpapalaganap ng kopya ng librong ito dahil sinabi na ang laman ng librong ito ay lumalabag sa high classified military secret na hindi dapat isapubliko. Noong mga panahong ring yon ay binantayan na ng mga militar ang North Pole at South Pole upang walang sino man ang makapagsagawa pa ng dagdag na pag-aaral. Nagtataka ang mga sibilyan kung bakit ganun na lamang magkaroon ng cover-ups ang mga militar tungkol sa ideyang ito, maging sa libro na isinulat ni Gardner. Ang librong ito ay nagkaroon ng maraming bersyon dahil marami ang gustong magpatuloy sa pag-aaral na ito. Kaya naman kung maghahanap tayo sa internet ng orihinal na bersyon o kopya ng librong ito ni Gardner, ay hindi na natin ito makikita pa. Ang librong ito ni Gardner, ang pundasyon sa likod ng sikat na libro at kinalaunay naging sikat na movie na tinawag na Journey to the Center of the Earth. Sinabi naman sa ibang bersyon ng teoryang ito ay iba-ibang nilalang daw ang mga nakatira dito. Posibleng dwarfs o mga duwende, mga cyclopes, mga aliens na tumulong bumuo sa perpektong pyramids of Giza, mga Anunnaki na sinamba ng mga taga-Ehipto at marami pang iba. Ang bansang Ehipto rin ay isa sa mga nagsasabing posible ang pagkakaroon ng Inner Earth. Dahil base sa kanilang likha ay sinasabing sira o ang Diyos ng mga araw ay nanahan sa ilalim ng lupa. Napakalaking misteryo ng lugar na ito dahil pinaniniwalaang sila ang madalas bisitahin ng mga nilalang mula sa Inner Earth base sa kanilang mga likha. Sinasabing napaka-advanced ng teknolohiya ng mga nilalang na ito at sila raw di umano ang nagturo sa mga taga-Ehipto kung papaano buuin ang napaka-perpektong piramid.
hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naipapaliwanag ng mga eksperto kung papaano ba naitayo ng mga unang sibilisasyon ang Pyramids of Giza, gayong hindi pa naman ganun kaunlad ang teknolohiya nila. Sinasabi rin na dito sa Inner Earth naglalagi ang mga fallen angels. Sa isang biblical story, sinasabing pinatalsik mula sa langit ang humigit kumulang 1/3 ng mga anghel sa langit dahil sa pagkakasala na gusto nilang higitan ng Diyos. Isa na rito si Lucifer, bilang kanilang archangel, ang tawag sa pinuno ng mga anghel. Walang sinabing eksaktong bilang ng mga anghel, pero siguradong sila ay marami. Sinabi rin sa teoryang ito na sila ay naglalagi sa ilalim ng Earth. Mayroon silang puwang o sariling lugar sa Inner Earth at kasabay nating nag-aantay sa paghukom. Ang ideyang ito ay tumutugma naman sa teorya ni Albert Einstein dahil sinabi niya na posibleng hindi lang tayo ang nabubuhay sa parehas na panahon. Posible daw ang pagkakaroon ng parallel universe. Ibang nilalang ang kasama nating nabubuhay pero nasa ibang dimensyon. Sinabi niya rin na posible ang multiverse na may nabubuhay na kasabay natin pero nasa malayong-malayong lugar. Siguro ang tinutukoy niya rito ay ang kaharian ng Diyos. Kita niyo naman, maging ang mga sikat na scientist ay naniniwalang hindi kayang ipaliwanag lahat ng siyensya. Kaya naman, kung palalawakin mo lamang ang iyong isipan, ay maaari kang matuto sa mga bagay na hindi pa natutuklasan. Kaya naman, bago tayo matapos ay mag-iiwan ako ng konklusyon. Ang pagkakaroon ng Agartha sa physical na kaanyuan ay napaka-imposible kung pagbabasihan natin ang siyensya. Pero, bakit pinigilan ang ilang mga ebidensya? At bakit ipinatigil noon ang pag-aaral dito? Paano maipapaliwanag ng siyensya ang Pyramid of Giza? At bakit tinatago ang mga actual footage ng mga aliens? At saan naroroon ang mga fallen angels? Bakit medyo mainit ang sentro ng North Pole at South Pole ng planeta? Iilan lamang yan sa mga tanong na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya naman, kung lilimitahan natin ang ating imahinasyon at maniniwala lamang sa purong siyensya, ay marahil hindi na tayo makatuklas pa ng iba pang mga misteryong bagay. Pero ang pinakamahalaga ay may paniniwala pa rin sa may kapal na lumikha ng lahat. Yun lamang po para sa videong ito. Maaring mag-iwan ng comment para sa mga correction o mga karagdagang impormasyon. I-like ang videong ito o dislike naman kung hindi nyo nagustuhan. Dahil gusto ko rin malaman ang mga topic na hindi kaaya-aya sa inyong pananaw. Okay. At i-shoutout muna natin ang mga top comments natin. Watch out! Shoutout pala! Shoutout! What's out kay Ernest Emmanuel Angon? Ang sabi niya ay suggest niya ang topic natin na white hole. Kaya salamat! What's out din kay Johns Diaz? Active fan natin yan. Hindi lang sa YouTube, pati sa Facebook. Laging nakahaha sa mga laptrip memes natin. What's out din kay Jessica Payumo? Obsessed daw siya sa ganitong topic. Pati sa boses ko. What's out din kay Denzel Asuncion? Lagi daw siyang may natututunan. Welcome po. Salamat din sa panonood. What's out din kay Jimin's Famous Gem. Hello sa mga new subscribers dyan, gaya niya. Pati na rin kay Marshall Mambiray. Shoutout sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Laging mag-iwan ng comment na related sa ating mga topic. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe na. I-hit ang bell. I-hit mo na rin ang all para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. At nag-watch out tayo sa mga unang comments natin. Muli, ito si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.